Okay, so ayusin muna natin itong background natin. Makikita nyo ba ako? Okay, mga kabilabs, sa mga bago po sa ating YouTube channel, itong ginagawa po natin na topic is continuation po ito ng sahod reveal. So, sineparate ko po para ma-emphasize yung ganitong topic. Ano ba yung title natin? Magkano na lang ang natitira sa akin every sahod? Kartas na po lahat. Kasi dito, alam naman natin lahat dito sa UK is maraming deduction. Ayun, ibalikan natin. Ang sahod ko po dito ay in peso, 110,830. Ayun. So, yun yung estimate natin na sahod, mga kabilabs. So, yun. Looking forward, kasi ang daming, ano, ang daming opportunities dito sa UK. Meron akong pinagpipray. Meron din akong goal. Kasi sa buhay natin, in 5 years from now, meron tayong minamanifest na in 5 years from now, ano ka na? Nasaan ka na in 5 years from now? So, dapat alam mo yun. Minamanifest mo yun sa buhay mo. Ano na yung naging changes mo? Hindi dapat nandyan ka lang lagi in 5 years from now. In 10 years from now, diba? Recap muna tayo, mga kabilabs. Ang kontrata po namin dito ay 42 hours a week. Bilang caregiver po dito sa UK, ang tawag po sa amin ay mga carer. Ang nasa kontrata po namin, 3 years po kami sa nursing home. And ako po ay naka-destined dito sa Worthing. Nasa, ano po ako, part po ako ng England. And malapit-lapit po ako sa London. Kaya medyo malaki yung rate. Ang per hour ko po ay 11.21. So, sa iba, yung actually sa kontrata namin bago ako umalis ng Israel, 10.20 lang. Eh, pagdating namin dito, katataas lang ng 1 pound. Kaya napaka-bless po namin dahil pagdating namin dito, katataas lang po ng salary. So, 11.21 ang per hour namin sa day shift at kung weekdays. Dito po, dahil per hour po yung bayaran, yung bayad sa amin, iba-iba din po yung rate ng night shift at yung papasok ka ng weekends and holiday. Pag napatapat ng holiday, yung pasok mo, grabe, pwede kang kumita ng 20,000 a day. Kung yun ay holiday, 20,000 in peso. Ang sarap, di ba? Ang sarap, pero asahan mo, pag malaki ang sahod mo, malaki din yung tax. Mega agad din, no? So, yung contract po namin is 42 hours a week. Yung 42 hours na yon, ang sistema po dito sa UK, hinahati po nila yon or 4 days ka lang papasok. Mas prepare pala nila dito yung papasok ka ng long shift na tinatawag na 12 hours. Long shift or long day, yun yung term nila. So, papasok ka ng long day na 3 days. So, 36 na yun. 12 hours times 3. So, 36 hours. Then, the next day, papasok ka na lang ng half day para mabuo mo yung 42 hours. Pero, mostly po dito sa amin, hindi nangyayari yon na wala kang OT. Binibigyan naman kami ng overtime ng aming nursing home. So, ang i-reveal ko or ang itatackle ko sa inyo, yung basic na lang, yung walang overtime at yung day shift. So, 42 hours times 4, yung 4 weeks, di ba? Sa isang buwan, 4 weeks tayong meron sa isang buwan. Equivalent to 168 hours times 11.21, kasi yun yung per hour, equivalent to 1,883 pounds. So, in peso, ang rate po natin sa peso, nag-range po siya ng 70 to 71 as of the moment. Ngayon ay July 9, 2023. So, nababago po yan. Pero ngayon, ang rate, pagpalagay na lang po natin na 70. So, ang sahod ko po is 131,810. Tara! Yay! 131. Yung 131 na yun, mga kabilabs, gross yun ah. Gross income. Ready na ba kayong malaman yung mga expenses or yung mga deductions? So, syempre, yung deduction, kasama na dyan yung tax, yung pension, at yung payee. So, pagpalagay na natin na 300 in 1 month. Ang matitira na lang is 1,583. Or in peso ay 110,830. So, ikakaltas natin, ang mga deduction po doon ay yung bahay na 600 pounds, 42,600 sa peso. So, may matitira na lang sa iyo na 68,230. So, sa foods, pagdating naman sa pagkain, mga kabilabs, is nakadepende naman sa inyo yon.
Pero itong 100 pounds na example ko sa inyo, nandito na lahat. Toiletries, bilang babae. So, kailangan natin ng mga shampoo, mga napkins, mga ganon. Nandito na rin ang pagkain, syempre. Yung pagkain at mga tubig, ganon. Dito nga pala mga kabilabs, ang tubig ay, nagtaka yung landlady namin. Sabi niya, bakit pa kayo nabili ng tubig? E pwede naman tayo uminom sa gripo. Sa culture kasi natin, bilang bata pa lang tayo, nami-mineral na, eh, hindi na. Pag napalipat ka sa ibang bansa, parang hindi ka na sanay uminom sa gripo. Ewan ko lang sa iba, pero kami kasi ni Sis Aileen, hindi kami nasanay talaga. Bumibili pa rin talaga kami ng tubig. So, yung 5 liters po dito ay nasa 1.30 pounds. So, kung ano naman kayo, kaya nyo naman uminom sa gripo, ma-lessen pa po yung inyong expenses. Yung 100 na yun, mga kabilabs, hindi tipid yun. Nakakain mo lahat ng gusto mo doon, yung 100. So, yung 100 pounds, equivalent to 7,000 sa peso. So, matitira na lang ay 61,230. By the way, mga kabilabs, yung 600 nga pala, balikan natin yung bayad sa bahay. Bilang nasa ano tayo, flat, tinatawag na house sharer. House sharer kasi ano kami, kwarto by kwarto kami dito and gumagamit kami ng common kitchen, common toilet, common shower room. Tatlo kami na tenants. So, yung 600 na yun, nandun na yung kuryente, tubig, tax. Ang mga bahay kasi dito may mga tax. And internet. So, malinis na yun. Wala ka nang babayaran. Mas tipid yung ganitong setup, para sa mga single. Pero ako kasi may family akong parating. So, mas asahan niyo times 2 ang magiging bayad ko sa bahay. So, itatakal ko yan in the near future. Meron na akong mga pinaghahandaan. May mga clips na nakaabang sa paghahanap namin ng bahay kasi parating na ngayong family din namin. So, lahat yan, i-share ko sa inyo para magkaroon po kayo ng idea. Hindi ko pa pala ilalagay dito yung pamasahe. Namamasahe po kasi ako papuntang work. So, ang gastos ko ay 80 pounds. Ang gamit ko po ay unlimited. Only na bus. Per week ay 20. So, times 4, kaya 80 pounds. Ito na lang matitira sa inyo mga kabilabs, 55,630. Kaltas na lahat. Pero, keep in mind mga kabilabs na 4 days ka lang pumasok and day shift yun. At yun ay weekdays. What if pumasok ka ng Saturday or ikaw ay panggabi? So, mas malaki pa yung sahod. And minsan, di ba, may mga holidays. So, mas malaki pa yung sahod mo. And syempre, minsan binibigyan kami ng overtime. Di ba, sabi ko sa inyo, yung 3 days, long shift. Ang nagiging overtime namin dyan mga kabilabs, yung ika 4 days na instead na half day, ginagawa kaming 12 hours ng aming manager. So meron at meron, sa isang buwan naman mga kabilabs, hindi naman nangyayari na wala kaming overtime. Lagi kaming binibigyan. Yung 4 days, yun yung ipapasok mo sa nursing home and may 3 days ka pa. Yung 3 days, yung 1 day mga kabilabs, para yung kay Lord ha, kailangan natin bigyan natin siya ng oras. Kasi kung puro kayo work, madidrain kayo. I'm telling you mga kabilabs, kailangan bigyan natin ng oras ang pagsamba sa Panginoon at pamamahinga. So, all in all na yon. Alangan naman magtatrabaho ka ng 7 days a week. Naku, madidrain ka, mababurn out ka kaagad. Kailangan natin ng pahinga, okay? So, yung 2 days na yon, pwede kang maghanap ng part-time. Yun yung good news. Kami ay tinatawag na main applicant. Kami mga skilled worker, ang tawag sa amin ay main applicant. Kung ano lang yung trabaho namin, yun lang dapat yung part-time namin. Pero yung mga dependent namin, mga kabilabs, pag nandito na sila, any trabaho, kahit anong trabaho, basta hindi sila maselan, pwede nilang pasukan. Yan. Yun ang kagandahan sa mga dependent, no? Kaya napaka-blessed mo kung ikaw ay dependent. So, malaki ba yung sahod dito or maliit? So, kung masipag-sipag kayo mga kabilabs, eh, mas malaki pa naman yung sahod. Mas malaki yung masisave ninyo basta madiskarte kayo at hindi kayo mapili sa trabaho. Para sa mga dependent to ha, dependent. Kami naman yung mga main applicant, eh, maganda naman yung ano namin, kontrata. Trabaho namin kasi 12 hours lang kami papasok. After noon, hayahay na. And 4 days ka lang papasok in a week. So, para sa akin, yun, nabanggit ko na to sa sahod reveal, pero baka meron sa inyo na hindi pa nakakapanood.
manood, eh, ang plano ko kasi, baka, dapat nga hindi ko sinasabi ito, no? May nagsabi kasi sa akin, marami akong kabilabs dito sa UK na nag-PPM, nag-message sa akin na itry ko daw sa NHS. Ang NHS po kasi ay National Health Service. Yun po yung ibig niya sabihin dito. Sa mga hospital po yun, and sabi nila, mas maganda daw po yung benefits pag napapasok ka doon. Pwede siguro akong kumuha ng part-time doon. Sabi nila, mas maganda na ma-experience mo yung trabaho sa hospital at sa private. Kasi private ako eh, nasa nursing home po kasi ako, private company. So sa akin, gustong-gusto ko yung mga challenges, yung mga new experience. Gustong-gusto ko yun kasi mas ano ako, ginaganahan ako. Ayoko kasi nang naka ano, tenga lang. Ayoko nang nasa comfort zone lang ako. Gusto ko laging bago yung knowledge na nalalaman ko para hindi ka ma-bored kasi madali tayo manawa. So maganda rin yun kasi nagle-level up ka, marami ka natutunan, and at the same time, yung personality mo is nagiging mas ano ka, knowledgeable, di ba? Habang ikaw ay nagmamature. So yun, looking forward kasi ang daming ano, ang daming opportunities dito sa UK. Meron akong pinagpipray, meron din akong goal kasi sa buhay natin, in 5 years from now, meron tayong minamanifest na in 5 years from now, ano ka na? Nasaan ka na in 5 years from now? So dapat alam mo yun, minamanifest mo yun sa buhay mo. Ano na yung naging changes mo? Hindi dapat nandiyan ka lang lagi in 5 years from now, in 10 years from now, di ba? Para may tao dun. Parang gumagalaw yung aking pinto. Kaya nakatingin ako dun. So yun, mga kabilabs. Nandiyan na siguro si Silent. Baka naririnig niya ako. So that's it, mga kabilabs. I'm so excited. Nakita niyo siguro sa aking mga, sa aking tsura. Yan. Huwag kayong mag, ano, sa akin, hindi ako madaling ma-discourage kung ganito lang yung sahod ko ngayon. Kasi nagsisimula pa lang. Who knows, diba? Pagdating ng, ano, pag nakahanap ka ng part-time, pag nandito yung family mo, meron ka ng katuwang. So, sa una talaga, gipit. Gipit. Gina-ging ako ngayon. Kaya, panoorin nyo yung mga, ano, mga ads ko. Tsaka, manood kayo lagi ng vlogs. Parang hawa nyo na. I-play nyo lang yan. Lalo na yung mga ads. Para makatulong. Kasi nagsisimula pa lang. Ang hirap manimula. Ang hirap maging bago dito sa UK kasi mahal lahat. Tsaka yung, alam nyo na, wala pa tayong nakukuhang part-time job. Tsaka yung family namin, wala pa silang work. Siyempre, parating pa lang. So, kailangan talaga namin ng money. Hindi na nahiya sa inyo, no? Sinabi pa. Okay, that's it. Baka kung ano pa yung masabi ko sa inyo. Nagdal ko kasi. Okay, bye! See you next time. Marami pa ako i-share sa inyo. Kaya stay tuned sa ating YouTube channel. And God bless. Thank you for watching. Salamat sa oras ninyo. Don't give up, no, don't give in. Never lose hope.